Hi guys, Solid Tech Express, ito po ang aking channel. Ngayon po meron akong bagong i-share. Ngayon po ang machine na meron ako dito ay Fuji Xerox. Na-stock po yung machine na to. At matagal na hindi nagamit, pero last time po na ginamit po siya ay wala naman siyang ibang problema maliban sa madumi yung printout niya at minsan nagbijak. Pero pagdating sa pagpa-power on niya, okay naman siya, may mga maayos na gumagana, nag-normal. Ngayon, na-stuck siya ng matagal, so tatry ko pong pagganahin ulit para magamit. Tapos bago ko po ito isasaksak, kasi possible kasi na napasukan to ng mga insekto, kasi base dito sa dito sa mga tree niya may mga ipot ng ibis, may yun po pinasok din to ng daga. So ngayon, hindi ko muna siya isasaksak ng direct at sa tapos i-on. Check ko muna yung mga yung mainboard niya tsaka yung supply kung malinis. Baka kasi naihian ng daga yun o kaya naman naiputan ng ibis. So bago ko siya i-open, kailangan malinis na yung yun. Ito yung mainboard niya. Tingnan mo yung power supply niya. Ang bakalasin mo.
high voltage mo. Sa kabila yung power supply. Daming dami. Yung tawag din mo. Dito guys, hindi ko alam dito yung magiging problema na pag-iwag natin. So, hindi yung ating tarong natin paano. Saan ba ang nabili? Ang problema ng ipis. Dito yung mga sensor niya. Sensor ng papel. Kapag pumapas mo yung papel sa loob. Meron kayong electronic cleaner, pwede yan. Kaya naman, pwede nyo mabasan. Basta patuyuin ang maigi. Ito kasi ano lang naman ito. Mga powder. Wash ko lang siya. So yan guys, so yung ginawa lang natin ngayon, dinobol check lang muna natin siya. Yung mga yung main board tsaka ito yung high voltage para bago natin isaksak siya kasi na-stuck siya. Iwas lang tayo sa possible na masira yung board kung napasukan siya ng mga insekto o ng ipis. So ngayon, okay naman.
bago natin ibalik yung mga cover, magana muna tayo ng testing kasi baka may mali sa pagkakalagay ng mga ito. Is pagka magkaroon ng problema siya, hindi tayo magbubukas ulit kung kailangan i-check out yung kapakabit. May error siya. Hindi masyado na detect yung cartridge niya. Pero ang good news naman nito kasi na nabuhay ulit siya. Power on. So save tayo dun sa possible na pasukan ng EPSMR. So
isa yun sa mga dapat ginagawa pagka na-stack yung machine. Huwag ko basta-basta isasaksak. Ngayon, meron siyang error yung hindi na didetect yung cartridge. Mag-try tayo ng iba. Possible yung cartridge niya, palitan na ng receiver. Kailangan na yung seat chips. Meron ako dito mga extra na yan siya, na-detect yung cartridge niya. So may problema yung ano, kailangan lang siguro yung bilhan ng receipt chips. Mag-try tayo na copy naman siya. Kaya lang meron lang siyang mga problema sa printout niya. Thank you.
Okay naman siya. So ngayon tatry natin yung bypass naman. Okay ba yung bypass? Pipipur jam siya. Siguro yun yung isa sa mga kailangan natin gawin ngayon. Isi-share ko sa inyo kung paano actually kung pagka nagpipur jam yung ano yung machine, yung pinaka-una po natin gagawin dyan, i-check natin kung saan po saan siya nag-stop. Okay, so dito so sabay pas tayo kaya nyo lang natin nakapas i-try siya mag kasi ito ano siya mag bakas ng yung sa pick-up tuner. Pero hindi siya dumiretso yung sa loob. Minsan madumi lang yung rubber. Yung pick-up tuner. Kailangan linisan. Pero check muna natin yung likod. Baka mayroong isang patay na pumasok. Sasabihin niya may nag-jump. So, minsan kasi ang cost mo dahil lang sa mga dumi-dumi. So, dahil dito tayo sa ano, sa pag-focus tayo dito sa may pick-up runner nito ngayon. Bypass naman, kapag chinek niyo po yung itong ilalim nitong machine. Kapag chinek niyo yung ruler. Ito yung roll, ito yung pick-up roller na ito para sa 3-1, itong M sa ilalim. Ito naman, ito yung pick-up roller ng bypass. Kung hindi siya masyadong nakikita sa camera, pero dito sa akin nakikita ko na medyo madumi na yung ano yung pick-up roller, tsaka medyo ano na siya, parang feeling ko dudulas na talaga dito yung papel. Pero sa ngayon, kung halimbawa wala pa kayong pick-up roller, linisan lang po nyo ito. Pwede kayo gumamit ng ano, metal polish para tanggalin yung dumi at medyo magkumaspang na siya ulit. O kaya naman yung zone locks ng pang white, pang puti na zone locks. Nag-ilagay nyo lang sa basang tapos punasan nyo po siya. Para medyo bumalik lang yung pagiging magkaspang. G-Xerox, medyo ano kasi ito, makalat talaga yung toner po niya. Kapag
ang drum kit, napuno na siya ng napuno na yung waste tank niya ng mga powder. Ng waste. Magkakalat na siya mismo sa loob ng printer. Sa loob ng machine. So, ano nangyayari? Pag napunta siya sa mga ruler, dumudulas na yung papel. Yun na niya maayos. Pero ito sa tingin ko nito, tingin ko nito, palitan na to kasi medyo ano na, dumudulas na siya. Pero sa ngayon, sinisang ko muna ito. Tingnan natin kung may pagpapago. Yung madalas nalalagyan ng pound galing sa waste. Dapat malinis na. Tapos, syempre kapag ang waste tank, yung waste ng ano yung drum kit ninyo ay punong-puno na, kailangan linisan nyo lang yun. Huwag lang kayo palit ng palit ng reset chips. Linisan nyo na siya para kasi pabalik-balik lang yan. Malalagyan ng malalagyan talaga yung mga rubber kapag hindi natanggal yung waste. Tumunog siya. Okay, testing tayo sa temperature. Bypass din. Okay, paper jam siya ulit. Hindi rin kinain. So guys, pwede nyo i-try kung halimbawa na pagka nag-bypass kayo, may gamit yung bypass. Tapos, tumutunog naman siya, di ba,
mapansin nyo yan sa ganitong machine nyo. Bumababa, ang sa bypass kasi, bumababa yung pickup roller niya para kunin yung papel. So, maririnig nyo yan nung matumutunog siya pagka kukunin niya na. Pero hindi siya nahihila. So, ang possible talaga dun, yung rubber. Kailangan ng palitan. Pero ito, try nyo siyang itulak. Tulungan nyo lang itulak. Kung, para makonfirm nyo lang na yung paper pickup roller na yung may problema. So try natin to itutulak natin siya. Kung may pagpagawa sa akin. Ayan o. Tinuha siya ng ano. So itinulak natin. Pero pag hindi siya itutulak. So pag hindi siya tinulak. Kaya siya mag-print ng machine. Try natin nang hindi tinutulak. Ayan. Okay na siya. Isa na lang sa ano. Hindi tinutulak siya. Try natin. Kasi kung pabalik-balik lang din ang magkagano. Ayos na sa video. Okay, bypass tayo ulit. Damihan natin yung kantay. Dito na yung kanila ko siya. Okay, damihan natin yung copies. Okay na siya ulit guys, wala na yung tikol jam niya. So try nyo itulak lang ito muna, tulungan nyo siyang ano, kainin yung paper papel, kasi kung ang ano paper roller po ng ano, paper feed medyo hindi na makapit yung issue ito sa inyo sa machine ito. Una yung ito kasi na-stop. Tapos, bago ko siya binuksan, sinip ko muna, double-check mo yung main board. Kung meron pa siyang side o kaya napasukan ng e-paste na yun yung mga keyboard. Para pagka-slap-slap natin, okay. And then, yung lumabas sa kanya na error yung keyboard jam dito sa may bypass na yun. Kailangan lang siya, tumutulungan siya muna. Baka kasi siguro yung dun sa daan na thank you.